Hello, hello, hello. Good afternoon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Tita Lynn Aribon na nagbabalik. Ayan, we're still here at Pinas Cargo Warehouse. At syempre po, meron po kaming second loading kaya po kami nagbabalik. Napaka ano naman yata ng lipstick ko, napakapula. Anyway, wag po kayo madidistract sa aking lipstick. Minsan naman po, mag-lipstick naman tayo. Ano? Ayan, so kumusta po mga ka-Pinas Cargo Natics? Hello, asa na po kayo? Good afternoon. Ayan. So magpa ayan naman si ano si Madam Monette, ang ating TikTok girl. Hello, hello. Ayan, watching na naman po sa atin. Kumusta naman ang ating alaga diyan? Gandang hapon. Syempre, maganda pa tayo sa hapon, Madam Monette. And of course, kumusta po ang ating mga ka-Pinas Cargo Natics all over the world? Ayan, kanina alam nyo, managsumasagot po ako sa inbox. Marami pong nagsasabi, sana meron po tayo sa Qatar. Inshallah po, at sa Saudi. Ayan, so mga nagre-request na sana din daw po may Pinas Cargo sa Qatar at sa Saudi. Ayan, so anyway, nandito po tayo para po ipakita sa inyo yung ating nagaganap na sa pangalawang pagpupuno ng container. Di ba kanina po, pinakita ko na sa inyo na halos sa wala na pong laman yung aming warehouse. Pero kita nyo naman po ngayon, ipapakita ko sa inyo. Tadaan! Ayan, butong pakwan. Ang dami na naman po ng boxes natin. Siyempre pa, asahan pa natin ang ating mga teams na talagang magbababa po talaga yan ng mga boxes na kinokolekta nila. Ayan, dahil sa marami pong gustong magpadala ng mga boxes nila sa Pilipinas, ang ating mga masugid na Pinas Cargo Natics. Ayan, hello Miss Cheryl Dulaca. So ayan naman po yung ating mga naka-prepare naman po na iluload ngayong hapon na ito. Kanina po, sa mga hindi po nakapanood, nag-load po tayo ng ating container ng maaga po. At ito naman po yung pangalawa na puntong container na niluload natin. Ayan. So, sabi ni Miss Alice Estrella, hello po, madam. Hello, hello, hello. So, ito po yung mga nakahanda na pong ipapasok po doon sa container. So, ayan po yan. Ito po yung mga bulilit. At ito naman po yung mga medium na ipapasok po sa ating container. At syempre, naka-segregate na rin po itong mga jumbo box na naka- prepare na rin po, fully strap and all. And ito po yung mga medium size pa natin na mga boxes na naghihintay din po rito na ma-load. Ayan. So, ayan naman po ang ating mga loaders na nagpapasok po ng ating mga boxes doon sa loob ng container. Hello, hello, Miss Lorena Agbayani, watching from the Philippines. Kumusta naman na ang ating kaibigan dyan, si Miss Lorena. So, ayan na po yung mga boxes natin na, anako, napakainit pa. Ayan po yung ating mga boxes. Ayan, sorry po, nawala po yung connection natin. So, itanungin lang natin ang warehouse manager natin. Ano ba to, sir? Triple loading ba to? Wala pa yung container. Anyway, mapupuno na kasi yung ating pangalawang container. Pero, nakita nyo naman po kung kadami-dami pa pong mga boxes na naiwan dito. So, ibig sabihin po nito, maaga na naman po tayo mag-loading bukas. Ayan. So, kung makikita nyo from here, marami pa po tayong mga
boxes na naiwan kahit nakadalawang container na po tayong napupuno. Iisa lang po ibig sabihin yan. Peak season is real. Ayan mga kapatid, mga kapinas cargonautics. Talagang hindi na po natin maiwasan na marami na po talagang magpapadala ng kanilang mga love boxes papuntang Pilipinas. Yung iba po nagmamaaga na. At para po hindi na po nila problemahin yung pagpapadala nila sa Pilipinas bago magpasko. Diba? So, kaya sobrang aga na yung iba. Yung iba naman, ibang okasyon naman po ang pagpapadala nila kaya meron po silang mga boxes dito. Pero the most po is magpapadala yan ngayong October, September, October po yan para po makarating po sa Pilipinas before Christmas. Ayan. So, ito na po yung ating ano, yung ating schedule. So, yung ating September 15 po, confirmed na rin. Ayan. So, kung hindi po makakasama ngayong September 8 yung inyong mga boxes, abay, meron naman po tayong September 15. So, which means, by September 12, dapat po nandito na po yung box ninyo. Napapick up nyo na po yan, napabook nyo mga dapat September 10 or September 9. Dapat po nakapagpabook na kayo para for sure, na-pick up na po yan. Dahil ang delivery lead time po natin sa pick up tsaka delivery ng boxes is 2 to 3 days po. Okay? Hindi po kami yung tipong pagtawag nyo, nandyan na po kami sa baba. Para lang fast food, parang pizza, ganon. Hindi po kami ganon. Dapat po ay i-schedule po natin yung delivery po ninyo. Okay? Sa dami na po ngayon, nag-build up na po ngayon ang ating mga schedules for pickup tsaka delivery. So, ayan po yung mga niloload po natin ngayon is for September 8 vessel departure. Okay? Lahat po ng container na pinapakita po naming niloload ngayon dahil tapos na po tayo doon sa umalis na po yung August 31 na vessel departure. So, lahat po na na-pick up mula August 28 hanggang September 4. Ay, hindi. Mga September 3 lang po hanggang ngayon. Or bukas, pag naibaba nila. Ilan bang container natin bukas, madam? For cut off. Okay, so we have 2 containers. So kung ano pong maisama dun sa dalawang container natin ay makakasama po sa September 8. Kaya po mga Kapinas Cargonautics, pag nag-a-ask po kayo ng status ng inyong mga box, immediately po, ibigay nyo na po yung tracking number para po ma-check natin. Lalo na po yung mga nagtatanong kung naisama ba yung kanilang mga boxes, ay pakibigay na rin po kung kailan ba na-pick up or sino yung team na na-pick up natin kasi maaring hindi pa rin po na-upload or hindi pa po na-update yung inyong tracking number sa system namin, lalo po kaka-pick up pa lang, okay? Pero kung nasabi nyo po sa amin kung sino yung team na nag-pick up sa inyo, most probably, ma-check din po namin kung nagbaba na po sila. At mas maganda po mga Kapinas Cargonautics, tanungin nyo na po yung inyong team na nag-pick up po sa inyo kung makakarating ba yan dito sa warehouse before the cut-off or on the day of the cut-off para po sila rin po kasi alam naman nila po yan kung makakasama pa po yan sa vessel departure. Ayan. Okay, so sabi naman ni Mr. Coriano or Miss Coriano, hello po, dumating na ng mas maaga ang box destination Mindanao, dapat September 17 ang expected delivery pero natanggap na nila kaninang umaga. Yay! Taran! So, maagang maaga pa ang aming mga delivery. So, maraming salamat sa susunod ulit. Yan. Yan ang maganda dyan. Masusundan po ang inyong pagpapadala. So, sige lang po and please po paki-rate naman po kami. Lambing lang po namin naman ang mga Pinas Cargo staff dito na yun na lang po yung lambing namin sa inyo na i-rate nyo po kami sa review section namin. At ilagay nyo po dyan yung inyo pong magandang karanasan sa Pinas Cargo para naman po mabasa din po tayo ng ibang ka-Pinas Cargonautics. Lalo na po yung mga gusto magpadala. Ayan na yan, sandali. Mar, alam nyo, may pinost si Madam kanina ng mga picture nyo. Okay? By team. Marami pa rin talaga ang comment. Si yung team ni Mar. Tsaka ni ano. Ayan, maraming fans. Kayo ang maraming fans. Bakit kaya? Ano kasi, meron ang Mar at Manny tandem? Ano na ako dito? 38 years. Ay. Samantalang magsi 6 years parang Pinas Cargo siya 38 years. O, diba? So, ganyan po talaga. May nag-comment pa nga doon, iba-ibang pangalan daw binibigay mo sa kanila. Ayan, so. Si Kuya Mark.
Ayan. So, ayan po. Kasi, ilike nyo po yung picture ni Mar. Tsaka ng, kung sino pong team na nagsiservice po sa inyo. Ayan. So, like and share. Pero ba paano yung pa-premium ba yun? Padamihan ng likes. Padamihan ng likes po kung sino po ang team po na gustong-gusto nyong nag-service po sa inyo. Ayan. So sabi ni Henchel, hello si Henchel. Oy, Miss Henchel, hinihintay pa namin yung ano mo. Yung lumpiang sariwa mo, yung fresh lumpia. Hindi pa ako nagla-lunch, hinihintay ko yun. Ayan. So sabi naman ni Miss Luna Lynn, oy Lynn din, ma'am bibili ako ng box. Sige ma'am, paki-PM po sa amin yung contact number ninyo tsaka ko yung address ninyo para po ibibigay po namin yung details ninyo dyan sa staff na naka-assign sa area ninyo. So sabi naman ni Miss Evelyn Garcia, ma'am magkano ang pawuden ng 40-inch TV? Magkano ba? Sagutin mo nga Julius, 40-inch. 150. Oh, 150. 150 po daw Miss Evelyn, 40-inch TV. 40-inch. 150. Okay. So sabi ni Miss Shailene Cole Rezeso Loriano, pag first week po ba na October ko ipadala yung box, o kailan po marireceive? Ma'am, depende. Saan niyo po ba ipapadala? Kung Manila, kung Luzon, or kung Visayas, Mindanao. Okay? So, depende po ha. So, sabi ni Miss, ano? Si Krisha, Kuya Albert daw. Sino si Albert? Meron ba tayong sa Albert? Baka si Bert, tina mo siya. Kuya Albert. O, oh, diba? Sino Albert po? Wala kaming Albert. Baka po si Bert yon. Seven Gilbert. Seven beses na raw sila nagpadala solid Pinas cargo. Ayan. So salamat Miss, salamat daw. O Jules, salamat daw sa sagot sabi ni Miss Evelyn Garcia. So ayan. So si Bert po 'yon, Miss ano, sa Luzon, Pangasinan. Kung ano ba tanong mo Miss Zailin? Kung first week ng October papadala. So meron tayong first week is October 4. Tentative po yan ha, yung alis natin. Pag sinabi po ipapadala ninyo, dapat po October 4 aalis na yan. So kung papunta pong Pangasinan, that will be 50 days po from vessel departure. So October po, 50 days from October 4. Pakibilang nyo na lang po. Ayan. So sabi naman ni Miss Marivic Palagito, ma'am dyan po team ni Sir Joey Ajori Abu Dhabi. Yes po. Wala po dito. Ma'am, kasi nagpalit po sila ng mga gulong. Kaya nandito pa po sa sa Dubai ang team ni Jory. Ayan. So siguro hinahanap na siya sa Abu Dhabi. Yung mga napangakuan po ni ng team ni Jory ng Abu Dhabi. Ano bang Abu Dhabi sila Jory? 2. Abu Dhabi 2 po. Nandito pa po. Aywan ko baka pabalik pa lang po ng Abu Dhabi yan kasi nagpalit po sila ng mga gulong nila. At kailangan na pong palitan yung 6 na gulong nila for safety reasons. Ayan. So sabi ni Miss Grisha, Bert nga, hehehe, kahit maliit ko kuha. Okay. Meron pa raw siyang 3 box, huhuhu. Ano ba yun? May hihihi siya, tsaka may huhuhu. Ano ba kaya? Merry Christmas na po ba? Ayan, Merry Christmas na po pala, Burmas na. Ayan, nag-start na po kami ng Pasko dito. Ang dami na pong boxes, ayan. So sabi naman ni Miss Cheryl Dulaca, bakit sa akin ang TV ko 32-inch 350 sa Bacolod punta? Abay ma'am, kasama na po yung pagpapadala nun. Kanina yung tinatanong lang po, wooden box lang, 150. Ayan. So sabi naman ni Miss Main Ahmad, kailan po may pick up sa Kalba? Kalba, sana nga ito, di ba malayo to? Ha? Fujairah. Ay, okay po, bukas meron daw? Yes. Okay, meron po daw bukas Miss Main Ahmad or Mr. Main ba to? Ahmad. Oh, anyway, Miss Main. Meron daw po bukas papunta po diyan ang aming Fujairah team. Tapos sabi ni Miss Melexia Cortez, natawa ako. Ano po yung natawa kayo? Sa hihihi, sa huhuhu, sa hohoho. So Merry Christmas. Ayan. So ayan po. Na-feature na po natin yung ating second loading. So, hintayin lang po natin kung mapupuno pa natin, may pangatlong loading pa tayo. But anyway, kung hindi po kami makabalik,
bukas for sure, maaga po ang aming loading. Ayan. So, paalala lang po ulit, huwag po tayong palate or magka-cramp sa pagpapadala po natin ngayong Pasko. Sumunod po tayo sa ating cut-off ng ating Christmas 2019. So kung Manila areas po padadalhan nyo, dapat on or before November 5, na-pick up na po yung box natin. Kung Luzon areas po, dapat po on or before October 20, na-pick up na po yan. At kung papunta naman po ng Visayas, Mindanao, Luzon, Inter Islands, dapat po on or before birthday ko, October 12, yes, dapat po nagpa-pick up na po kayo. Ayan. So, sumunod lang po, children, ng ating Christmas cut-off. At for sure po, ipapangako po namin na darating po on or before December 22 ang box ninyo sa mga pamilya ninyo. Ayan. Natawa naman ako kay Milesha. Yes po, sa hehehe at huhuhu. Natawa daw siya sa hehehe at huhuhu. So, sabi naman ni Miss Jezil Casas, pa-shoutout po. Shoutout naman kay Miss Jezil. Ayan, Casas. Ayan, sa shoutout kayo. Shoutout. So, sabi naman, magkano po padala washing machine front load? 7 kilograms. 350. Ha? 350 plus yung ating ano? Crate. Hindi, lalo na pag ano, pag-used, kinikrate pa nila. Ayan. Uy, meron naman kasi sila, nakikrate sila doon ng washing machine. Ah, gosh, Rach. Okay, bubble wrap na lang daw po yun. Okay? So, 350 to 400, yun po yung ano, approximate, Miss Main. Okay? So, depende po sa ano, location sa Narvacan, Ilocos Sul, tama? 350 yes. Pa rin? Okay, 350 maximum, 350 to 400 po. Sabi naman ni Miss Levy, Luzon. Ano po, Christy? Miss Christy Balake. Hi ma'am, kung sakaling air cargo sa Luzon, magkano per kilo ma'am? Meron po tayong minimum po sa Luzon, 260 ang minimum po ng 31 kg. So, meron pong kilometer charge po, 1 dirham per kilometer charge. Tawag po kayo para po mas ma-assist po kayo ng aming team. Ayan, sabi ni Miss Aliza Patolot, hi po, paki-check naman po status ng box ko, 236-980. Sige po, meron po yan mga customer service na sasagot po sa inyo. Sabi naman ni Cheryl, wow ma'am, ka-birthday mo pala anak ko, October 12 din anak ko. O, di ba ma'am, siguro for sure maganda po yung anak ninyo. Ay, gwapo ba ba? Gwapo o maganda yung anak ninyo. Ayan, so, eto na po ulit ang staff ng Pinas Cargo na nagsasabi. Ayan ha. See you, third loading ha. Hintayin niyo po kung makapag-third loading kami, babalik kami mamaya. Pero kung hindi man po, tomorrow we'll be having our first loading early po dahil puno na naman po yung ating warehouse na mga boxes nyo. Maraming salamat po sa inyong mga support na mga Kapinas Cargonautics at of course sa tiwala ninyo sa amin. So, it's a Tuesday and blessed Tuesday po sa ating lahat. God bless us all po. At pagpadala na po kayo, tawag na and boto nyo po pala kami sa most preferred freight forwarder po sa Filipino Times. Log in po sa www.filipinotimes.com at makikita nyo po doon. I-click nyo po. 26 pages po yung sagutan nyo po sa freight forwarder. Iligay nyo po Pinas Cargo. Ayan. So, maraming salamat po at sana po i-boto nyo po kami bilang the most preferred freight forwarder in the UAE. Ayan. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. Bye!